At unang-una po sa ating mga tampok na balita, may mga bago daw pong pangalan na siniwalat si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa ginawa pong closed door meeting ng mga senador. Ayon po yan kay Senator JV Ejercito na kasama sa naturang executive session kung saan po naandong nga si Guo. Hindi na po idinetalye pa ni Ejercito ang ilang pang mga sinasabi ni Guo. Pero anya, may mga nakilala siyang opisyal ng gobyerno na kung tawagay China man o taga-China talaga tulad ni Alice Guo o Guo Huaping. Dapat daw itong tutukan ng COMELEC lalo na ngayon pong papalapit na ang halalan. Pinabulaan na naman ng Bureau of Immigration ang unang pahayag ni Alice Guo at Sheila Guo na sumakay sila sa mga bangka para makarating sa Malaysia. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na posibleng pribadong eroplano ang sinakyan ng sinibak na alkalde at kanyang mga kasama para tumakas mula sa Pilipinas noong Setyembre. Ang giit pa niya, hindi lang isa o dalawang tumulong kinago na makaalis ng bansa. At may hawak din umanong ebidensya ang BI na nagpapatunay na nagsisinungaling ang mga ito. Magpapatuloy pang investigasyon ng BI tungkol sa pagtakas ni Alice Guo. Parang mas tumaas na yung posibilidad na sila po ay lumipad sa isang private airstrip papunta po sa Malaysia. Sa tingin po natin, hindi po ito via Manila or any major international airport dahil inisa-isa po ng ating pamunuan lahat ng mga travel records. Yan po ang tining ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Sa ilang pang balita, hindi authorized signatories ng Workers and Peasants Party o WPP ang lumagda sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Pastor Apollo Quiboloy. Yan po ay ayon sa mismong presidente ng naturang partido kasunod nga po ng paghahain ni Quiboloy ng kanyang kandidatura sa pagka-senador. Sabi po ng pangulo ng partido na si Attorney Sunny Matula, hindi niya pinirmahan ang CONA ng pastor. Hindi rin daw po lumagda maging ang dalawa pa niyang otorisadong opisyal. Giit naman ng kampo ni Quiboloy, handa siyang tumakbo na lamang daw bilang independent candidate. Nagpatawag naman ng online meeting ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon po yan kasamang ilang gabinete para planuhin ang repatriation ng ating mga kababayan na apektado ng tensyon sa Middle East. Ang utos ng Pangulo, gamitin ang mga asset ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino na naiipit sa gera. May abiso na ang ship owners na huwag dadaan sa mga delikadong lugar sa Middle East. Sa higit 1,700 OFW na nais umuwi mula sa Lebanon, nasa higit 500 pa lamang daw ang nakababalik ng bansa. Itinaasa ng DFA sa level 3 ang alert level ngayon sa Lebanon. Dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa opening ceremony ng 44th at 45th ASEAN Summit. Ito sinundan ng plenary at retreat session. Nagkaroon din po ng Inter-Parliamentary Assembly Business Advisory Council at ASEAN Youth Summit. Binigyan din po ng mga sesyon na iyan ang digital innovation, food security, tourism at solusyon sa climate change. Nagkasundo rin daw ang ASEAN members na suportahan ang micro and small and medium enterprise, pamumuhunan po sa agricultural innovation at women empowerment para po sa regional growth. Pero bahagya pa lamang po ang naging usapan tungkol sa West Philippine Sea. Mas pag-uusapan pa raw ang detalye nito sa mga darating na araw ayon po kay Pangulong Marcos Jr. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.